Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Fanaticz. Yan, napalakpakan natin si Showbiz Fanaticz, mga katunay. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at nakakabisita sa channel ni Showbiz Fanaticz, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Showbiz Fanaticz. Siyempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bibigyan natin ang reaksyon ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanaticz. Panoorin na natin. At mayroong issue na naman na nabumuo. Aba. Showbiz Fanaticz, pasok! Ang yari! Heto na! Heto na. Ayun ha, bago natin simulan, ayan si Fu. Ayan, ay nakakatuwang si Fu. Bilyonaryo, sinuba, bigating negosyante sa halagang 500 million. Aba, malaking halaga yun, ha? Aba. Eto na ang ating anak, ma'am! Sineng Ite! Sineng! Hoy, level up tayo! Bilyonaryo! Wow. Na-interview na kaya yan ni Ma'am Seth? Hindi maladuman ang bilyonaryo, ha? Bilyonaryo agad! Bilyonaryo na hinahabol ng aso! Hinahabol ng isang negosyante! Hinahabol. Habulin mo ako! Aba, bilyonaryo, hinahabol ng isang negosyante. Aba, mukhang matinding isyuhan na naman to, ha? Tapos nakalagay yung litrato ni Manny Pacman dito. No? Habulin mo ako! Sabi niya, habulin mo ako! Habulin mo ako! Ayon sa anak ng puwa! Pumayag daw itong si Bilyonaryo na ibenta ang kanyang property sa isang financial district sa Metro Manila sa halagang 1.5 billion pesos. Wow. O, tandaan yan ha. Kaya hindi tandaan mo, 1.5. Okay, kasi may mga mat dito. Baka madiskaril ako. Okay, upat. Makasiguro sa property, aba, nagbigay daw ng down payment yung negosyante. Interesado dun sa 1.5 billion na property. Ang kanyang down payment ay mga one-third ng kabuuang presyo. Ayan, yung 500 million. Magkano yung one-third? One-third of 500. 500 million pesos. Ayan. Pero, eto na. Okay. So, siyempre, down payment para ma-secure na kanya na. Ito, mayaman din si negosyante. Kumbaga, ganun yun eh. Magda-down na siya, babayaran na para hindi na kung kanino mapunta. Kumbaga, nagka-interest yung negosyante na yon dun sa inaalok na binibentang property. No? Nung nasa clue. So, nagbayad ng 500 million para kumbaga, kanya na yon. Ganyan naman eh, pag may bibilin tayo para makasure, oh, ito muna down payment pag medyo malaki yung binibenta, di ba? Kumbaga, hinga ka muna ng down payment para siguradong sa'yo na yun. Give ko na yung 1 billion para akin na yung property. Bibigay na. Bigla daw umatras. Aw. Hindi umabante. Umatras. Ang bilyonaryo. Ba? Sir, nadigla yung ano, negosyante. But why? Ang yari. Umatras daw talaga. Ang kulit to sumisigaw sa background eh, no? Ng abante. Eto na. So sabi na lang ni negosyante, o sige. Ganun talaga siya. O sige. Sige. Pare. Akin na lang yung down payment ko. Ayaw, kinuha na lang. Akin na yung 500 million. Kasi hindi mo namang bibigay sa akin eh. Ay, eto na. Nawala yung bilyonaryo. Bigla. Ninja? Hindi, umatras na, di ba? Umatras na. Nawala pa! Aba, masama yun, no? Yung nag-down ng 500 million, kinukuha niya yung pera niya. Kasi payag na nga siya dun, na umatras na yung nagbebenta. Kumbaga, ayaw niya na. Siyempre, natural, na ibabalik mo yung down payment. Pero ang sinasabi nga ni Pu,
kasabay na wala yung 500 million na idinaw nung bumili. So, ang tanong, 'di ba, bakit nandito si Senator Manny Pacquiao sa litrato? Aba. Balita ng anak ng Fu, kaya umatras at biglang nawala. May nakausap si bilyonaryo na iba. Oh! Na nag-alok daw dun sa property. Kanina magkano? 1.5. Billion. Eto daw, 1.7. Oh! Pero kumbaga palabra di, para sa akin ha, kumbaga palabra di honor. Kumbaga may una ka nang kinausap eh. Nakipag-deal ka na eh. At isa pa, tinanggap mo yung down payment niya. Sana hindi niya lang niya tinanggap yung down payment nung gustong bumili ng property sa kanya. Diba? At least walang samaan ng loob. Diba? Kung talagang gusto mo ng mas mataas eh, na bumili ng property mo. So, bakit mo tinanggap yung down? Sana hindi mo na lang tinanggap. Kasi dyan siya magkakaroon ng issue talaga eh. No? At saka nakakainis talaga yun eh. Dahil kinausap mo na eh, nag-usap na kayo, nag-deal na kayo eh. Ngayon kahit kung may kumuha sa iyo na ganung kalaking halaga, wala na, may kausap ka na. Sana hindi ka na lang nakipag-deal o humingi ng down, or kung siya man ang nagkusang magbayad ng down, hindi mo na dapat kinuha yung down niya. 'Di ba? So ibig sabihin, doon na lang binigay ni bilyonaryo yung kanyang property. Ayun lang. Pero ang kinaiinis ni negosyante, sige na nga, hindi ko na nga makukuha yung property. Pero give my money. Hinihingi na lang. Diba? Laban. Bawi. Akin na yung 500. Wala na rin. Hoy, hindi pwede yun ha? Kumbaga, nagbigay ng 500 million tapos ganun. Kung sana ba, 3 piso lang yung binigay eh, okay lang eh. Kaso 500 million yan, no? Hindi pa pwedeng hindi mo kunin yan. Naku, ha? Ulili! 2.2! Correct! Eh, eto ngayon, ang chismis ng mga anak ng Fu. Baka raw kasi nagastos na ng misis ni bilyonaryo yung 500. Kasi itong mga anak ng Fu, higit na higit dun sa misis ni bilyonaryo. Kasi raw laging bago ang bag, bago ang sapatos, maraming alahan. Nagka-stiff-neck na nga raw yung misis. Ah, parang ganito talaga. Kaya pala ito yung nakalagay. Hindi naman dinidirekta, no? Kasi parang ano eh, yung sinasabi kasi, nagkakaroon nga ng issue yung asawa, hindi ka nga mga mamahalin yung mga bags. No, marami kumbaga, maragya. Syempre kilala naman natin si Senator Manny Pacquiao na si Manny Pacquiao na talagang marami naman talagang kinita sa pagbaboxing niya, no? Pero nakakapagtaka, no, gagawin ba ng isang Manny Pacquiao yung ganung bagay na gano'n na itatakbo niya yung ganyang bagay na 500 million? No, parang ano eh, kasi alam naman natin siguro alam naman natin na marami siyang pera, pero sinasabi nga ng iba na parang dahil sa pagtakbo niya sa eleksyon, medyo nabawasan na, naubos na yung pera niya, ganun. Pero tingin ko hindi pa eh. Meron pa yan. Siguro kung hindi naman malabo namang magipit, 'di ba? May ewan. Bigat daw ng mga bato. Buti naman, Gigo Postolero, na paunlakan mo kami. Oh, naku, maraming salamat. Mukhang kilala ni Gigo. Oo. Ha? Naku, mukhang ano. Parang kinakarir niya yung knowing him. Knowing eh, eto nga, eto rin daw si bilyonaryo. Eh, kakaiba rin ang lifestyle. Hindi lang si misis, pati din itong si bilyonaryo. Eto na! Kaya daw umatras, at bigla nawala. Nawawala talaga siya. Mamaya siya si Gigo dito. Bigla si tumuntong dito. Sinay, itay! Sinay ang mga kapatid sa'yo na yan?
Ito na, o dahil nga nabanggit ko, di ba, na may lifestyle daw to si Bilyonaryo. Eh, hindi nga raw nila alam kung nagbabalik daw sa kanyang dating ugali. Kasi daw to si Bilyonaryo, eh nakilala noon. Ano? Na! Ano? Manananggal! Manananggal. Ang kulit ang... Ang babaero at sugarol. Nakalaman na pala sabi. Eh baka raw nagbabalik loob. Nakalaman Kennedy, mas nanggigigil yung mga anak ng puno sa misis. Ingit na ingit yung mga anak ng puno. Mahirap yun, ha? Ang bag. Bago ang sapatos. Ah! Pero Mr. Chanel! Turek! Chanel! Parang chane. Nako! Kailangan nyo ng chane! Nako! Para sa mga bulate! Ang kulit na sumisigaw eh, no? Ating anak, ma'am! Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Showbiz Fanaticz. At syempre, napanood natin si Fu. Ayan, ha? So, yung nandoon sa blind item niya is dito nakalagay sa video is si Manny Pacquiao, no? Kung ganun, medyo nga yung mga issue na sinasabi ni Fu is dumidikit kay Pacman, no? Yung mga dating ano, nagsusugal nga, 'di ba? Dati naman, no? Na ganun, inamin naman ni Pacman 'yun. At saka talagang nagna-nightlife siya. At saka yung syempre, yung mga ganun, bumibili ng mga bags, alam na natin 'yan. So, hindi naman nirerektang ganun, pero na siya, 'di ba? Kumbaga blind item. Pero kung siya, is naniniwala ba kayo na magagawa ng isang Manny Pacquiao ang ganong bagay? Mga katunay, kayo, naniniwala ba kayo na magagawa ni Manny Pacquiao ang ganong bagay na magtakbo ng ganong halaga or what? Diba? Siguro naman, hindi naman pa ganong kalugmok si ang isang Manny Pacquiao. Diba? Kasi talagang kung sa yaman, talagang napakayaman itong tao na ito. Eh. Pero sinasabi nga ng ilan na dahil sa eleksyon, pati ni Chavit Singson ba yun, na medyo bagsak na si Manny, parang hindi natin nakikita. Siguro, marunong na magdala na hindi nalata. O basta, yun na lang. Kumbaga, kayo na lang magkomento dito, mga katulay, dito sa comment box. Di ba? So, once again, I'm BT, and I'm out. Peace!